Sa lugar ninyo. No, kaya huwag nyo na ibenta itong boto ninyo. Sir, ano po ba yung motto proprio action po ng DILG? Motto proprio action po. Motto proprio action, okay. Ang ginagawa namin ngayon, we're almost constantly coordinating with COMELEC, andito mga regional directors namin on the ground, no? Parati po yan, nakaakibat po yun sa lahat ng ginagawa. Ang DILG malawak. Ang PNP is under the DILG, no? Ang BGMP, importante po ang BGMP dahil kamukha na sinabi ko, for the first time sa kasaysayan natin, boboto ang 31,000 detainee. Ito yung persons deprived of liberty na hiwala pang sentensya sa korte. Kaya napaka-importante rin nun, no? So lahat po ito ay tutulong po kami, not mentioning the fact yung mga regional directors namin, mga tao po namin on the ground. Secretary kanina, tama po yun, yun yung mga nasa BGMP. Pero meron din tayo yung mga nasa National Beloved Prison at iba pang facilities. Lahat-lahat po yan, 56,000. Yung sinabi ni Secretary kanina, yung po yung sa BGMP natin. Tapos may dagdag pa yung mga nasa Muntinlupa. Paano po yung proseso? Meron po tayong 900 na dadalhin mismo sa bawat presinto kung saan sila nakarehistro. Ano ibig sabihin po yan? Humingi na po yung prison authorities ng permiso doon sa mismo mga korte upang payagan ng korte na dalhin yung mismo mga tao yan doon po sa mga presinto kung saan sila nakaregister. In fact, natutuwa kami, nagpapasalamat kami sa ating Supreme Court. Nag-issue sila ng circular tungkol dyan at sinabihan nila ang lahat na executive judge na ang approval sa executive judge na lang okay na. At then therefore, naging napakadali yung pagpapa-approve namin para sila ay makaboto. So yun ang una. Doon naman sa mga hindi pupunta,
O bakit pala yung 900 kinakailangan dalhin sa mga presinto? Ang rule ay kapag ka less than 50 yung mismong mga PDL doon sa facility, kinakailangan dalhin po sila sa mismong presinto. Pero kapag ka more than 50 yung mismong PDL, kami mismo magdadala ng mga presinto doon sa mismong prison facility. Doon sila boboto. So ang procedure, halimbawa pabobotohin muna yung mga nasa maximum. Kukuhanin ng prison authorities yung mga nasa maximum, yung mga balota nila, kinuha naman ng COMELEC doon sa iba't ibang presinto. At para yun ang gagamitin nila para makaboto. Yung lahat ng balotang yan, yun naman ang ibabalik namin muli sa mismong presinto kung saan sila nakarehistro. Again, ang pagboto ng PDL ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 lang ng hapon. Samantalang ang pagboto ng mga kababayan natin ay alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Bakit alas 3? Sapagkat ito po ay automated voting. O manual voting po ito, hindi po ito automated. Di po? Pero doon po sa Dasmariñas, Cavite, kahit sa automated, hanggang alas 3 din lang matatapos ang pagboto po nila. SILG, with your indulgence po, yung pong nabanggit kanina na maring ma-involve sa vote buying, maring nyo ba silang kasuhan under ethical standard or anti-graft? Yun lang po yung... Hindi, ito ho'y violation of election laws, no? Nakalagay doon, no? Mahaba. And by the way, just to add lang, ano, kasi kasama ko po yung sa Bureau of Jail Management, napakakaiba namin sa Department of Justice, kami 3 years and below. So karamihan di po, hindi pa nasa sentensyahan, no? Siguro bigay ko lang itong mikropono, andito po ngayon si Chief Ruel Rivera. Thank you very much. Pa doon po sa katanungan about sa pagboto ng ating mga persons deprived of liberty, tama po si Commissioner, si Chairman. Yung POM 50 and above, meron pong ibibigay na isang polling precinct doon. Ibig sabihin, para din po sa isang regular na polling precinct, may upuan kung yung pong set up ng ating polling precinct doon sa labas pareho. So naman po doon kung hindi po makarating sa 50, ito po i-escorta ng aming mga Bureau of Jail Management and Penology papunta ho doon sa bawat polling precinct na barangay kung saan po siya nakarehistro. Then, yun nga, binibigyan naman, oh, meron ho kaming pinirmahan na memorandum of agreement between the COMELEC and the Bureau of Jail Management and Penology. Uunahin po sila na katulad po ng mga buntis, may mga sakit at saka ho mga ano, yun ang mga older citizen natin. Ganun po ang proseso natin. And yung po, katulad po na nabanggit ng ating butihing sekretaryo, sila po naman ay papatnubayan po ng Bureau of Jail Management and Penology katulad po ng proseso ng pagboto ng isang regular na botante natin sa bawat presinto, sa bawat barangay natin pong boboto sa 30 ng Oktubre. Maraming salamat po. Thank you, sir. Last question from Bomorajo. Sir, habol ko lang po kay SILG Avalos po. Sir, paano po yung preparation natin sa proclamation po ng mga candidates na mananalo po dito sa PSK, sir? Well, ang proclamation of course nasa COMELEC yan, pero ito yung tandaan nyo, matindi yung sinabi ni Chairman kanina sa lahat ng kandidato, no? Pwede niyang hindi kayo pa-proclaim kung meron kayong kaso. Kakaiba yun. Kaya mag-ingat-ingat kayo, ha? That is a very strong statement coming from our chair of the COMELEC. Chair. Maraming salamat, Secretary. Tama po. At at the same time, uulitin ko, dahil sa desisyon ng Supreme Court ng isang araw lamang na kung saan na-deny na yung motion for reconsideration ng Commission on Election patungkol sa declaration ng unconstitutionality ng ating batas patungkol sa postponement ng barangay ng SK elections, nagbigay po ang COMELEC ng kanyang opinion sa DILG. Ang katanungan sa atin ng DILG, kailan magsisimula ang termino ng mga mananalong kandidato? Nung una, aaminin ko, malabo
dahil hindi namin mas ma-interpret kung 30 days pa after the election o sa January 2024. Subalit, nung maglabas ng desisyon ng Korte Suprema, para po naunawaan ang lahat, ang sabi ng Korte Suprema, dapat nagsimula ang termino ng lahat ng mananalo sa October 30 sa January 1 ng 2023. 2023 po, hindi 2024. Ibig sabihin, pag naproklama ka ngayong araw na to, bukas makakapag-assume ka na ng opisina mo. Kaya lang, may requirement kasi ang DILG. Ano yung requirement? Hindi aming requirement yun. Kinakailangan may certification mula sa COMELEC na yung mga tumakbo ay nakapag-submit ng SOSE, Statement of Contribution and Expenditure. At sa aking palagay, base po sa guidelines ng DILG, hindi nila kinilalanin yung assumption hanggat walang certification mula sa COMELEC na nakapag-submit ng SOSE yung kandidato. Kaya po, kuha ko yung kandidato, habang naghihintay kayo ng result, kung sa palagay mo panalo ka na, gawin mo na yung SOSE. Para pagkatapos po, pag-resume ng COMELEC, kahit mo Martes, kami naman po inaandyan, pwede na po nilang i-file yung SOSE kaagad para pag na-issue namin ng assumption o ng certification, sa mismong araw na yan, pwede silang mag-assume ng office kaagad. Last na lang po on my part. Sir, isisingit na lang, sir, yung preparation natin. Kasi after ng BSKE, undas na po yung kasunod. So, paano yung preparation natin sa mga LGU, gaya hindi po sa part po ng National Capital Region? Opo, yung undas po. So, kasi undas after naman po ng BSKE, sir, undas na agad eh. So, paano po yung preparation? Sige, po paano ko sagutin yung undas? Aanuhin ko na yung sinasabi ni Chairman George, no? Yung bukod sa SOSE, ang pinakamahirap sa lahat, kung nanalo ka, pagpunta mo sa barangay hall, lahat ng gamit ubos. Nawala yung computer, nawala yung gamit, magulo yung record. So meron kaming DILG Memorandum Circular 2023-47, and digital March 21 pa, na sinasabi magkaroon ng inventaryo at turnover ng barangay at SK property. Record, dokumento, money accountability and of all incumbent na BSKOs and the creation of the barangay and SK inventory team. Tuloy-tuloy ito, ha? Bakit? Once maproklama na ito at tapos nakapagsabit sa SESO, importante pagpasok mo, andun kagad yung inventaryo. Kasi mahirap, baka ikaw pa mabagbinta ka na nawawala yung panahon mo eh. Dapat mag-ano talaga yung turnover ng properties, napaka-importante nito. Ngayon, going to this issue ng undas, pinaghandaan na po ito ng Philippine National Police, no? Naka-deploy po sila all over the country. Andito po ang ating Bureau of Fire, no? At meron tayo mga first aid, mga medical. Andito po si Tarosa, na kung sinasabi niya ay hindi lang dito sa metro, no? Hindi lang private, kasama pati public cemeteries, no? At ganun din naman ang ginagawa po nila all over the country, no? So nakahanda po kami for undas. Sa totoo lang, ang eleksyon ay sa Lunes 31, uwian na yan. Andito rin ang MMDA, iikuti naman namin yung mga babiyahe, no? Andiyan na naman din ang PNP, nakahanda rin po kami rito, yung aming oplang po rito ng PNP, of course, ng MMDA, tulong-tulong po kami rito, no? At baka may sasabihin si Mayor? Gaya nga po na nabanggit ko, kahapon lamang po ay nag-command conference na po ang inyong lingkod kasama po Manila Police District. At patungkol nga po sa darating na eleksyon ang pinag-usapan namin at sa undas. Kaya po ang buka pwersa ng Manila Police District ay handa po para tugunan lahat ng mga kailangan nilang gawin sa dalawang mangyayaring ito na magkasunod. Maraming salamat. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love.